Sir John, mayang buntag! Noon, sa pa ni Bayhana. Yan, mo fans. Uy! Sa pa ni Bayhana. Ikaw lang kagag fans. Ah, alam nga. Mas kita nagoduha dahil na ako siya magka. No, gani, bisan ulan, bisan init. Oy! May buntag ka sa man, June. O, siyempre, season man atong gisgutan. Oo, arita dahil sa mga haasa naman to. Tra! R-L-M Headline. Oy, unsay naguna diha dai? Ikaw ba nagtapad ra mo diha sa headline ba? Oh, opisyal na mga kasama nga gianunsyo, gideklara yes, sa man. Pag-asa nga nagsugod na kasamang June ang rain season. Duna dai na shock danan dai no? Naa ang ulan. Unsa kadagko? So, good news ni bad news? Good news na dai. Good news alang sa mga farmers. Wiligo. Farmers sa mga nag-anto sa El Nino phenomenon. Correct. No? Pero bad news ni. Para sa? Alang sa mga lugar, sama sa inyong lugar. Mga flood zone area. Pastilan dito. So, mangandam lang tandaan, day. Politika ngayon. Ay! Politika ngayon. Politika day. Politi Binay. Si Binay nag-resign ng sa kabinete ni Presidente Noynoy. As Chairman of HADC. Ang iyahang resignation letter straight to the point po kasama Jun. Nadawa. One sentence, one paragraph. Ah, one sentence na di? Yes. Kung siya magiging mo nila? Resulti niya, I hereby tender my irrevocable resignation as member of the cabinet effective immediately. Thank you. Diretso na. Ang mayo sa iya ha, katungkay. Sa Pulse Asia survey, nagkanayan din tayo, Michelle. Pulse Asia? Pulse Asia. Na sila doon ni Presidente Noynoy, most trusted gihapon. Oh. Ah, di ba nito, di ba? Kani isa, good news din eh. Ah, sige daw, ato daw ang kwaon ng good news na niya, dahil ba? Ang good news na niya, na ipuan, price rollback. Okay. I-decrease, no? Ang presyo sa gasolina, kerosene, o diesel. Para na sa mga commuters. Commuters! Hindi, sa mga drivers. Drivers po. Oo. Good news ni. Ang bad news? Ang bad news? Tagiya sa kanan. Ah, nga naman. Sa driver po di ay. Ah, bad news nga po ni sa bad driver. Bad news nga po sa driver. Nga naman. Tagsintabos naman. Oo. Mga bad news. Bad news gini, no? Bad news ni siya, day. Drug mule treatment dito sa? Sa mga West African syndicate, day. Asa paingon nga lugar? Hong Kong, Dubai, ug Brazil. Na, watch out. Basta igog inyuhang pariente. Diha agipang recruit, ha? Bantay mo, ana. Pero maambak siya sa Pigas, day. Oh, sige. Related man ang siya. Kanabitang lain nga OFW na po nga babae. Yes. Ito na siya Kuwaiti, Detro, day. Pero nakabalik na sa Pilipinas. Kaigi absuelto na siya. So good news. Pero kana, iyang kaso niya is murder. No, napatay ata niya ang iyahang amo ba to? Amo yata. Amo. Si Ranario. Dapat yun, mabinuotan yun ang amo. No, mao na siya. Ulahing hagpat sa itong mga balita kasama June. Upat samdan sa lain na usapin ng war. Sulod mismo sa New Bilibid Prison. Calling the attention of Justice Secretary Laila De Lima. Instead of kanang si pang hilabot ng kinabuhi, nasa siguro ng inyong kaguliyang. Diha sa kong kusuman. Katapusan, Day Michelle. Doon na clarification ng People's Director Dr. Renato Solidum kagahapon na walay, wala pa ma-establishan ang duha ka active fault lines sa Davao City, Day. So, wala pa ta kay Balo kung asa na pita o basin o niya guwa yun. Ani, Day? Musugot ba ka? Kamong, naminaw ka ron. Ikan sa 6 years? Himuha na 8 years ang pagka-presidente, Day. Uy, kung si Mayor Duterte pohon, mahimong presidente. Musugot ang 8 years. 8 years? Pero kung kanang mga naay question, gusto na ito unong lang katuwig. But after, if ever, si Mayor Duterte, after Mayor Duterte. After Mayor Duterte. 8 years gapon. 8 years ya kung maayo lang yung leader, right? 11 months from now, election day naman. Ano ba, no? Paka-biometrics. Uy, pag-biometrics na mo. Pilatulay? Tayo, no? 4.3 million. Sa Davao City, 198,000. Oh, dagang kaayo. Hindi yun yung taon. Kasama dyan. Kamu ha? Ay! Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point.